Pag tumama ba dito, maingay? Oo. Pag umiikot yung gulong? Hindi. Ha? Hindi. Yung pamangkin ko nakapuna ako. Ang tunog. Malakas. Mahina. Pero pagka daw sobrang ano, malakas. Kasi nung inulit. O yan tayo, hindi mo nakapunit. Malakas ha. Magandang araw na muli mga boss. Narinig niyo naman yung problema ni customer, ano? Dito pa rin ako sa pini-PMS ko na sasakyan na nabili ni customer kailan lang. Pag ganito na may maingay sa gulo niyo mga boss at hindi naman i-stack up itong brake caliper niyo, isa lang ang possible niyang pwedeng manipis na itong brake pad o kaya marumi. Kaya lang ang problema dito, tatanggalin ko na itong gulong niya. Kumapit na. Dahil nga sa matagal na rin sigurong binibenta itong sasakyan, hindi masyadong nagagamit, kaya i-stack. Pag ganito mga boss, hindi nyo matanggal itong gulong, kuha ka ng penetrating oil. Isprayan mo yan dito sa hub niya. Ayan o, mga boss, inisprayan ko. Tapos patagalin mo yan kahit na mga 10 minutes to 5 minutes, ganun. Pag naka 5 minutes ka na or 10 minutes, kalugi mo ulit. Kaya lang talagang matibay mga boss, kaya hinigaan ko na yan. Kumuha ko ng ball hammer, pinalo ko yung gilid ng rim niya at sabay kalas yan ngayon. O, di ba? Grabe kapit! Kung makikita nyo kasi itong rim niya mga boss, itong gulong niya, ibig kong sabihin, kinalawang na rin talaga siya ng husto eh. Halatang na-stack na rin ito ng matagal. O dito na ngayon ako mga boss sa brake caliper niya. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 14. Tatanggalin ko itong dalawang bolt dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung nakikita nyo yung tinatanggal ko. Ayan yung bolt dito sa brake caliper. Dalawa lang naman yan. Pag natanggal niyan mga boss, pwede nyo na ngayon hugutin itong brake caliper niya. Medyo masikip tanggalin itong brake caliper mga boss. Pag ganyan, ang discard dyan mga boss, kumuha ka ng flat screw. Nakita mo yung butas dito sa gitna ng brake caliper, di ba mga boss? Itukod mo itong flat screw dito sa rotor disc niya, tsaka mo hilahin papunta sa'yo itong flat screw. Katulad ng ginagawa ko mga boss, babalik ngayon yung piston sa loob ng housing ng brake caliper mo. O, di madali mo na matatanggal itong brake caliper, ganun lang. Dahil natanggal ko na itong brake caliper mga boss, kung makikita nyo itong brake pad niya, kalahati na rin yung na-consume ni customer, yung napudpud pa dito sa brake pad. At kung makikita nyo, itong isang brake pad mga boss, yung tinuturo ng daliri ko, may maliit na bato na umipit dito sa gatla ng brake pad niya. Ayan yung dahilan mga boss, kaya pag nagpepreno si customer, meron siyang umiingay yung eek, gumaganon. Mabuti na nga lang mga boss, dahil yung klase ng bato na umipit, hindi graba. Kung hindi, nadamis itong rotor disc ni customer. Dahil nga sa nakita ko na yung pinanggagalingan ng problema nito mga boss, dun lang nga sa umipit na bato, nakita nyo, niliha ko na itong rotor disc niya. Para kahit papano, natanggal ko yung mga kalawang na kumapit dyan. At dito naman sa pinaka-disc na tatamaan ng brake pad niya, niliha ko rin yan mga boss. Pinasadaan ko rin yan ng kaunti para yung mga kumapit na kalawang din dyan sa gilid ng rotor disc, matanggal ko. At pag okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa brake pad. Ganun din mga boss, liliyahin ko rin itong brake pad para yung tumigas dito sa ibabaw niya, matanggal ko rin. Isa rin kasi sa dahilan mga boss, yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo, kakapreno mo ng kakapreno, mapapansin mo itong brake pad niya, yung ipinaka-ibabaw niyan, tumitigas yun, kumikinis yun, na kapag tumama dito sa rotor disc mo, ayun nakakapag-produce ng ingay. Kahit sipol, yun din ang panggagalingan. Kaya kadalasan makikita nyo at mapapanood nyo sa paggawa ko ng brake pad pag naglilinis ako ng preno, nakikita nyo, nililinis ko yung brake pad niyan sa pamamagitan ng liha o kaya hinuhugasan ko ng tubig, pwede rin yun. Pag may budget, brake cleaner. Sa paglinis naman ng brake pad mga boss, napakadali lang. Pag natanggal nyo na kasi yung matigas dito sa ibabaw ng brake pad, tapos tuloy pa rin kayo sa pagliha, mapapansin nyo, malambot na siya, madali nyo na siyang mapudpud. Kaya ibig sabihin nun mga boss, tigilan nyo na. O balik ako dito sa rotor disc, kung makikita nyo pinunasan ko ng malinis na basahan itong rotor disc. Siyempre naman para yung natanggal ko na dumi dyan sa pamamagitan ng liha, ma-totally wash out ko na. At dahil sa okay na yung pagkakalinis ko ng brake pad pati dito sa rotor disc, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, napakadali lang. Lagi ko ang sinasabi kung ano yung itsura ng brake pad mo, dito sa pagkakabitan mo sa brake holder niya, ganun din ang itsura. Na kumbaga sa ano, nakabakat na yan eh. Ilalapat mo na lang itong brake pad. Pasok na siya. O tignan nyo mga boss ko. Ayan yung brake pad, di ba? Kung makikita yung itong brake caliper holder, pati itong brake pad, magkamukha lang naman sila eh. Bali, ipapatong mo na lang naman na itong brake pad dito sa brake caliper holder. Pag nasentro mo na, o idiin mo. O di ba? Pasok na itong brake pad. Ganun lang kasimple mga boss. Di ba nakita nyo naman, napakadali lang na trabaho. Basta't isiseryoso nyo lang yung paggawa, hindi kayo mahihirapan.
ilagay ko na itong brake caliper mga boss. Kaya lang yung ano pala, yung sliding pin mga boss, lilinisan ko muna yan tapos lalagyan ko ng grasa para mas maganda yung play nitong brake caliper ni customer. Taas baba mga boss yung sliding pin nito ha, parehas ko lilinisan yan tapos lalagyan ko ng kaunting grasa. Nakita nyo mga boss ano, medyo makapit na itong sliding pin niya pero hindi naman siya ganun kakapit. Kaya ang gagawin ko lang dyan, gaya nga na sinabi ko, lilinisan ko lang dyan. Ang ginagamit kong palinis dyan mga boss ano, penetrating oil, isprayan ko lang penetrating oil yan para yung kalawang na kumapit dito sa sliding pin matanggal. Tapos gagamit ako ng basahan mga boss, kukuskusin ko lang ng basahan yan, matatanggal na yung kalawang na kumapit yan kasi nga itong sliding pin mga boss makintab yan. Pag okay na, dito naman ako sa brake caliper mga boss. Yung boot ng sliding pin, isprayan ko yan ng penetrating oil para kahit papano malinis din. Tapos dito na ulit ako sa sliding pin mga boss. Papahiran ko na ng kaunting grasa itong sliding pin niya bago ko ilagay dito sa brake caliper. At pag napahiran nyo na ng grasa yan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko nilagay. No? Medyo ilaro-laro nyo lang itong sliding pin kasi rubber yung pagpapasukan nyo eh. Sa bukana lang naman yung mga boss, pero pag naipasok nyo na, diretso na yan. Tapos dito naman sa isang sliding pin mga boss, mas maiksi lang naman yan. Ganon din gagawin nyo. Medyo ilaro nyo lang siya dito sa rubber. Pag naisentro nyo na yan, may didiin nyo na siya para may pasok nyo. O diba? Okay na siya. At dahil okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper. Siguraduhin nyo lang mga boss, pag nilagay nyo itong dalawang bolt dito sa brake caliper, maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Hindi pa pwedeng maluwag yan mga boss para hindi kayo magkaroon ng problema. Sa totoo lang mga boss, yung problema ni customer, dito lang naman sa passenger side niya naririnig yung ingay. Pero kung okay lang sa inyo at gusto niyo na rin linisan yung sa kabilang side, pwede rin, mas maganda yun. Hindi ko na kasi papakita sa inyo yung paglinis sa kabilang side, pero same procedure lang naman ng paggawa. Ang ibig kong sabihin mga boss, kung paano nyo kinalas dito yung brake caliper nyo, pati yung brake pad, ganun din ang gagawin yung pagkalas. Kaya huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo malilito. Pangalawa, nung nirodes namin ito ni customer, okay na nawala na yung ingay niya pag nagpreno na meron siyang okay na yon. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe si channel ko. Maraming salamat. Ang isusunod kong gagawin dito sa pini-PMS ko na sasakyan ni customer, yung brake master assembly niya mga boss. Ang problema kasi doon, masyado nang maitim yung brake fluid. Kaya minsan nakakaramdam si customer na parang lubog yung preno niya pag inapakan niya yung brake pedal. Abangan niyo yun, salamat!